natin marinig yung salitang frontliner. Hindi lang mga doktor, nurses at health workers ang nasa unang hanay, pati na mga nagtatanim ng ating makakain. Meron bang mga kababayan na nakaisip na long-term ayuda para sa kanila? Ano po pangalan niyo? Ito si Lolo Luis, isang magsasakang nag-viral ang video. Pag dumating ang maraming supply, walang ready market para sumalo sa mga... Alam mo sa Benguet, halos itinatapon na ang mga kamatis, itinatapon pag nag-oversupply. Ang kanyang kwento ay isa lang sa mga ibinahagi ng Rural Rising Philippines, isang online community na itinatag ng mag-asawang negosyante sa Baguio, sina Ace at Andy Estrada. So Rural Rising is a social enterprise that was established in last year in 2020 in response to something that we saw in the public market of Baguio. So we saw the vendors were not able to sell what they have, and these vendors are farmers. And they were just giving it away. There were no buyers. At nabuo ang samahang ito dahil din sa nag-viral na online video. Lolo, bakit nyo tinatapon yung kamatis nyo? Walang pumibili. Okay, so... Ang pangunahing layunin ng Rural Rising Philippines ay maiangat ang buhay at kabuhayan ng food frontliners, ang ating mga magsasaka. At kung interesado kang makatikim ng mga gulay at prutas mula sa mga kapartner nilang magsasaka, essentially, we are the conduit for the rescues. So we tell where we're going, seeing farmer, ano ang produkto, and the group helps us in financing the trip to the farms. So we call them rescue buyers. Dahil sa advokasiyang ito, umangat nga ang kabuhayan ng mga kapartner nilang magsasaka. Isa sa mga naipakita ng pandemyang ito na kahit ang mga magsasakang food frontliners nahaharap din sa guto. Salamat Rural Rising Advertiser. At ang problemang yan, ang pagbuhay ng Rural Rising Philippines sa Filipino spirit of bayanihan ay isang magandang kasagutan.